Welcome back to my channel. So for today's video, it is going to be a haul. So, meron ako dito mga products na nabili ko sa drugstore and sa mall na naipon na lang sila lahat dito. So, sabi ko, bakit hindi ko na lang gawa ng haul? Para na rin malaman nyo kung ano yung mga products na paparating natin i-review or mga i-review ko soon. So, if you wanna know kung ano yung mga products na nakuha ko or nabili ko, then just keep on watching. So, unahin ko muna yung nabili ko sa Miniso, guys. Isa lang naman to, pero dito ko kasi nilagay yung mga, ayan, yung mga nabili natin. So, unahin ko muna itong Miniso, guys, kasi ito lang naman yung hindi makeup related or hindi makeup. So, bumili lang ako ng cotton pads. So, ito yung lagi kong binibili sa Miniso, guys. Ayan, kasi ito yung pinatatanggal ko ng makeup. Ayan, nabili ko to for 99 pesos and sobrang dami na nito. Ilang pieces ba to? 180 sheets ng cotton pads for 99 pesos. Sobrang mura na yun, guys. And magandang quality to. Tapos, ito lang yung binibili ko kasi sobrang dami ko nang naipon na container dyan. Dapat, kasi yung binibili ko dati yung ano, yung may container na talaga, pero dahil nga naiipon lang dun yung mga lalagyanan, ito na lang yung binibili ko, yung refillable. Ganda naman sa packaging na to, guys. Magagamit mo to kapag magta-travel ka or lalagyan mo, pag lalagyan mo siya ng mga skincare mo, kaya ito na lang din yung kinukuha ko or binibili ko kasi nag-iipon ako ng mga gantong lagayan. So ayan, 99 pesos lang to sa Miniso. Ipapakita ko, guys, ito na yung mga makeup na nabili ko sa department store and then sa Watson's. So, isa-isay na lang natin sila. Random ko na lang sila ipapakita, guys, ha, kasi magulo tong laman nito. Okay, so first, bumili ako nito. This is the Maybelline Superstay Full Coverage Foundation. Bumili ako nito kasi i-review ko siya. So, actually, na-review ko na siya. And for sure na mas mauuna yung review nito bago sa video nito, kaya ilalagay ko na lang sa card yung link. Kung gusto niyo malaman yung performance nito. So yeah, nabili ko lang siya for 499 and sobrang ganda nito, guys. This is a must have kahit na dry skin ka, magugustuhan mo to. So actually ito yung suot ko ngayon. Ayan, ang ganda niya. So there. And then next na nabili ko, ito naman nabili ko to sa mall din. So yan, bumili din ako ng mga Curline stick duo ba tawag nun? Or dual stick. I don't know kung ano yung tawag nito. Pero ito yung ano, yung bago sa Curline. So, 199 pesos siya. Kaya hindi ko pa to nare-review, guys. Kasi kulang pa ako nung strobe stick. So, yun. Naghahanap pa ako nun. And sana panoorin nyo pa rin kapag nare-review ko tong mga products na to. Kasi balita ko maganda daw siya. There, bumili ako ng blur stick. Ayan siya. 199 each. Contour stick. And then, brighten stick. And then, yung isang blush. Or yung peach stick. So, dalawa yung blush nila. Or dalawa yung parang blush stick nila, pero isa lang yung binili ko kasi isa lang naman yung gagamitin ko sa face ko. So there, kulang na lang ako ng strobe stick and then i-review na natin to. The next na binili ko is the Eevee Ever Balena Scalp Stick Strobe Stick. Scalp and strobe stick, ayan. Shade ko dito is medium and nakalimutan ko na kung magkano to kasi natanggal na yung plastic. Ayan yung itsura niya. Hindi ko pa rin to nare-review, guys. Hindi ko nga alam kung i-review ko ba to kasi sobrang late na. And then, ito yung pang contour niya. There. Mura lang to. Mga nasa 199 lang ata to or less than 300 for sure. So, there. The next thing that I have here or yung nabili ko is this. This is the BLK Cosmetics. Ito yung lip and cheek tint nila, yung water tint. So, ang shade na nakuha ko, or dalawa lang ba yung shade nito? Kasi sabi nung nagtitinda doon, dalawa lang daw yung shade nito. I got the shade pink and then yung red. So, i-review ko din to, guys. So, abangan nyo na lang. Hindi ko na muna siya i-swatch dito sa video nito kasi gusto kong gumawa ng mga first impression review. So, there. Abangan nyo na lang kung kailan ko to mare-review. Ayun, guys, and then yung next na nabili ko, ito naman, marami sa inyo nagre-request na gawan ko to ng review. This is the Bobbi Cosmetics Lip and Cheek Tint. So there, hindi ko maalala, pero meron na pala akong ganito. So, hindi ko na to gagamitin. Yun na lang yung i-review ko, yung meron ako para hindi ko na to buksan. So, siguro, isasama ko na lang to sa pang-giveaway ko. Kasi nag-iipon ako ng mga products na pwede kong ipang-giveaway. Para naman, diba, masuklian ko yung mga efforts nyo, lalo na sa mga nagko-comment and sa mga nanonood ng videos ko na walang sawang sumusuporta sa akin. So, ayun, nag-iipon na ako ngayon ng mga pang-giveaway. So, there, isa na to doon sa mapapasama sa pang-giveaway ko. And then, next na nabili ko is the Pond's Flawless Radiance Derma. So, this is the
Pants BB Cream. Ito din yung bago sa Pants. Maliit lang yung kinuha ko, guys, kasi sobrang mall nung ano, nung malaki niya. 380 plus ata yun. And then this one, since itatry lang naman natin siya or i-review ko pa lang siya, ito na lang yung kinuha ko. So, this is only 189 pesos. Nabili ko din to sa department store pero available din to sa Watson. So, there. Let me know kung gusto nyong i-review natin to, guys, ha? Kasi nagdadalawang isip din ako. Pero excited ako at the same time kasi alam natin yung Pants, di ba? Sikat yun para sa mga skincare. Even ngayon, meron na silang BB cream. So, let me know. So, ang shade ko pala dito is light. Hindi ko alam kung ito yung perfect shade for me. Pero tinanong ko si ate na nagtitinda doon. Ito daw yung shade ko kasi wala silang tester or all of that. So, and then next thing that I've got is ito. This is the Nichido Cosmetics True Lash Adhesive. So, ayan, bumili ako ng dalawa kasi ito lang talaga yung ginagamit ko na pandikit ng eyelash ko, guys. So, this is only 60 pesos and madami na siyang laman. So, mga nagtatanong dyan kung ano yung ginagamit kong pandikit sa eyelash ko, ito siya. Ganyan yung itsura niya, guys. And maliit lang siya, pero sobrang ganda nito, guys. Madidikit talaga yung eyelash mo and maglalas talaga siya ng matagal. Pumili na ako ng dalawa kasi lagi ako nauubusan nito. Ewan ko ba nawawala ganun kasi sobrang liit lang niya. Ayan, nabili ko to sa Nichido. Meron din ito sa Watson's kung naghahanap kayo. So, excuse na lang, guys, kung may maririnig kayo nagpupukpok, no? Siguro galit sa akin yung kapitbahay namin. But anyways, yung next na nabili ko, ito na yung last na products na ipapakita ko kasi ito na yung last na nabili ko. So, bumili ako ng Ever Bilena Matte Nudes. Ito yung mga matte nudes nila and complete shade yung binili ko. So, meron silang 6 na bago na shades or 6 na shades. So, this is only 165 pesos and for sure, gagawin ko to ng review and swatches soon. So, let me know kung kailan nyo yung gustong makita. Ito na yung lahat ng shade nila, guys. So, 165 pesos, tapos 6 shades yung complete shade ng Ever Bilena Matte Nude. So, meron tayo ditong shade na Fia, and then Bellissima, ayan siya, and then Carmelo. There, ang cute ng mga pangalan ng shades. And then, meron ditong Dulce or Dolce. And then, Bassi or Baki. Ayan. And then, this one is the Amore. There. So, abangan nyo din to, guys. Magagawa tayo ng review and swatches nitong mga lipstick na to or yung mga bagong lipstick ng Ever Bilena. Bilena! Ng mga bagong lipstick ng Ever Bilena. So, sobrang affordable. 165. And kung maganda to, guys, maire-recommend ko to sa inyo kasi affordable yun. Let me know kung gusto nyo nang makita yung review and swatches ko neto. So, there you go, guys. Ayun yung mga napamili ko and naipon ko for this month. Kasi this month ko lang. Hindi yun sabay-sabay na binili, guys, ha. Kasi yung iba out of stock and all of that. So, may mga hinahanap pa rin ako ng mga products na i-review ko soon. So, yun, baka mag makeup shopping na naman tayo next time naman. Kasi, girl, tipid-tipid din minsan. Sana nagustuhan nyo tong haul na to kahit na medyo onti lang yung mga napakita ko. So, kung nagustuhan nyo to, don't forget to like, comment, and subscribe to my channel. And if you wanna be part of my hashtag Weirdest Fan dito sa YouTube, don't forget to subscribe and click the bell button beside para ma-notif ka every time nag-upload ako ng bagong video. So, kung meron kayong questions, requests, and suggestions, just leave a comment down below. Thank you guys for watching and I'll see you on my next one. Bye!